Hello. Magandang araw sa inyo. So, gagawin tayo dito. Ayan. Ito yung model niya ay C202S. ASUS siya. So, ito. Ang problema niya ay sabi ng may-ari ayaw daw mabuhay. Check natin kung anong problema. Plug natin yung charger. Hindi yata naka-number na. So, ayan. May ilaw lang siya. Ayan. May ilaw na orange. So, wala yung ilaw yung isa. Power natin. Mabuhay. Siya, sabi niya, ayaw mabuhay. Ayan. Yan yung problema niya. Ayaw niya mabuhay. Ayan. Walang ilaw yung isa. Nag-charge. Charging light lang siya. Wala yung power. Nakita ko. So, ang problem niya ay LCD. Ito. Kita ko yung chrome kanina. So, ulitin natin. Power. Yun. So, ayan po siya. Kanina ay chrome lang yung lumabas pero walang lights. Yan, nabuhay naman siya. Sabi ng customer, hindi daw nabubuhay. Try natin to. Ito. Ito may password. Yes. Yan. Chromebook lang siya. Sabi hindi daw nagana ibang keyboard. Maybe. Oh, hindi na. Ayun, namatay. Namatay siya. Kailangan nag-shutdown. So, may parang may problema ang keyboard. Problema. Mamatay siya eh. Hold on natin ulit. So, buksan ko siya. Check kung ano problema. Natanggal ko na yung tornilyo. Check ang keyboard kung may problema. Kasi namamatay siya.
remove natin ang touchpad. Tapos, remove natin ang keyboard. So, tanggal natin. Wala siyang ano. Baka may problema ang keyboard, kaya naman matay. Oh, bigla siya nabuhay. Saksak natin. Pero ba't? Hindi siya nag-charge. May ilaw siya. Wala din. Bigla siya nag-shut down. Ah, napansin ko lang parang may sunog. May ilaw siya. Charger. Try natin, plug. Yan. Tignan natin kung mamamatay. Hindi namamatay siya. Shut down. Uy, naman siya. Tingnan natin kung magsishock lang. So, ayan. Batay sa ating pagsasaliksik. So, ang problema niya ay keyboard. Pag pinalag natin yung keyboard, ano siya? Diba? Pinalag natin yan na naka-power o na ganyan. Ayun, bali, sira yung keyboard niya, so kailangan pa natin umorder. Ayan. Pag nakasalpak ang keyboard, hindi siya nagpa-power. Then, pag pinuhay naman natin siya, at sinalpak bigla ang keyboard, bigla siya automatic shutdown. Mag-o-off siya. So, sira niya yung keyboard. So, yan po. Chromebook lang siya. So, wala siyang hard disk. So, wait na lang. Order pa ako ng piyasa, kaya pupost ko muna ang video nito. Mga 7 days pa bago dumating ang price. So hanggang dito muna. Pag-order na sa connect. Bye-bye!
Plug natin ang charger. Password. Okay. So, okay, so. Ito. Baka na naman yung mga yan, baka na siya, natis ka na siya lahat, okay na siya, baka na cable, balik ko na lang siya, tornilyo ko na lang. Ayun ko na. Shutdown. Down. Okay siya. Maganda na keyboard. So, gagawin natin niya yan. Ilalock na natin siya. So, okay na na-testing na natin. Lock naman siya. Tayo na panghinang. Tapos natin siyang ma-lock. Ito naman yung sulat natin. Ilalagay. Ito ang kanyang plate. Ayan. Hindi lang ang lock nito. Wala tayo masyadong lock. Naman natin yung mga duluhan. Dito sa dulo natin. Ating laki ito naman natin to.
Ilalagpas na natin ba? Ilalagay natin ito. Pindikit na natin ito, pinaka-cover niya. Okay na. Ang tapos na. Balik na lang siya. Lang natin siya dito. Na lang position natin. Okay na siya. Huwag natin siyang buhayin. Huwag natin ang power. Ayan. Buhayin na siya. Ayan. So, okay na ang ating repair. Gumagana na siya. Patestin ko na rin siya. Hanggang dito na lang aking video. Salamat po sa inyong panonood. Sana kahit pa paano ay may natutunan kayo sa ating pagpapalit ng keyboard. Kung paano siya buksan, paano siya diagnose. Kasi ang problem niya is walang power. Sisira yung keyboard. So, ayan. Okay na siya. Okay na po. Bibigyan na natin sa may-ari. Charge lang natin siya ng 400. Keyboard replacement. At saka yung pyesa na 1,000 sa keyboard. At dito na lang po. Marami pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, sana ay may natutunan kayo sa ginawa natin ito na pagkakabit ng kayo. Hanggang sa muli, bye bye. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga video na ina-upload. Salamat, bye bye.